Magandang araw sa mga magulang at mga batang nanonood ng Tagalog Storytelling. Ako si Marie at nagkatrabaho ako dito sa Early On Child and Family Center. Sa video na ito, babasahin natin ang librong Naglalakad sa Gubat. Ito'y ginuhit ni Debbie Harder at isinulat ni Fred Penner. Handa na ba kayong makinig kung ano ang mga hayop na ating mahahanap? At handa na ba kayo pumunta sa iba't ibang mga lugar? Ready na ba kayo? Kasi ready na ako. Ting! Naglalakad sa Gubat. Ginuhit ni Debbie Harder at isinulat ni Fred Penner. Mga pamilya, tayo maglakad sa Gubat. Naglalakad sa Gubat, naglalakad sa Gubat. Anong ating nakita? Anong ating nakita? Nakita ata ako ng leon! Takbo! At hinahabol ako! Ngayon, tayo naman lumutang sa dagat. Lumulutang sa dagat. Ano ang iyong nakita? Nakita ata ako ng balena! Whoosh! At hinahabol ako! Mga pamilya, ngayon naman tayo umakyat sa bundok. Suotin nyo lang yung mga backpack. Yan. Umaakyat sa bundok. Ano ang iyong nakita? Nakita ata ako ng lobo! At hinahabol ako! Mga pamilya, ngayon naman tayo lumangoy sa ilog. Isuot niyo yung mga goggles. Handa na ba kayo mag-swimming? O tara na! Lumalangoy sa ilog. Ano ang iyong nakita? Nakita ata ako ng buhaya! Snap! At hinabol ako! Ngayon naman, kumuha tayo ng sticks at maglalakad tayo sa disyerto. Naglalakad sa disyerto. Ano ang iyong nakita? Nakakita ata ako ng ahas! At hinabol ako! Mga pamilya, ngayon naman, tayo magtungo sa mga iceberg. Isuot niyo na ang inyong winter outfit at pati na rin ang inyong warm hats. O tara! Nadudula sa iceberg. Ano ang iyong nakita? Nakita ata ko ng bulubo! At pinakabulo ko! Iyon naman, tayo tumakbo na para sa hapunan. Tumatakbong pa uwi para sa hapunan. Saan ikaw nang galing? Inikot ko ang buong mundo at nakabalik. At hulaan mo kung ano ang aking nakita. Ito nagwawakas ang ating kwento. Mga tanong para sa mga bata. O mga bata, meron akong dalawang tanong para sa inyo. Ang una kong tanong ay, anong hayop sa libro ang iyong naging paborito at bakit? Pangalawa,
anong lugar sa pinuntahan natin sa libro ang iyong naging paborito at bakit? Mga benepisyo ng pagbabasa ng libro sa ating mga anak. Una, ang pagbabasa ng mga libro ay nakakatulong sa pagtaas ng kanilang bokabularyo na nakakatulong din sa kanilang concentration at sa kanilang attention skills. Naaalala nila kung ano ang mga pangyayari sa libro, pati na rin ang mga larawan at ang mga salitang binigkas sa storytelling. Naririnig nila kung paano binigkas ng kanilang magulang ang mga salita. At sila rin ay natututo kung paano ito sabihin. Pangalawa, na-expose din ang mga bata sa mga bagong ideas at nahahasa ang kanilang creativity, imagination, at role-playing skills. Kaya, napaka-importante rin na makisali ang mga magulang sa role-playing ng mga bata. Pati na rin ang dramatic play o kaya't ang pretend play. Gusto ko rin ibahagi na madalas ang mga librong babasahin ng mga bata ay nakasulat sa Ingles. Kung maaari, mabuting isalin ito sa ating sariling wika upang masanay ang mga batang marinig ang wikang Tagalog. Ang mga larawan sa libro ay magsisilbing gabay sa pag-intindi kung ano ang mga nangyayari sa bawat pahina ng libro. Maraming salamat at sana nagustuhan nyo ang storytelling sa video na ito. Hanggang sa susunod ulit! Paalam!